Hallelujah. Praise the Lord. Lord, dumadalangin ka rin, Panginoon, sa araw na ito. Patnubayan mo ang lahat ng iyong mga anak, ang mga mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hallelujah. At bayan mo, i-guide kami sa paghahayag na iyong salita sa araw na ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Jesus' name. Amen. Hallelujah. Godliness is a means of gain. Marami tayong mapapala kung tayo ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, we are godly. Ang tinatawag na godly person ay yung mga anak ng Diyos. Yung mga nananampalataya sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo na nagtitiwala sila at nagdedepende dito, hindi sa kanilang kakayahan. Sinasabi sa 1 Timothy 6, verse 6 and 7, of course, there is great gain in godliness combined with contentment. Mayroong mapapala tayo kung tayo ay godly people, kung tayo ay nananampalataya, kung ang buong buhay natin ay pinagtitiwala natin sa Diyos na siya ang magmamanage ng buhay natin sa araw-araw, simula bata hanggang tumanda, hanggang ang Panginoong Jesus ay magbalik. Dahil ang mga godly people ay kinasisiyahan ng Diyos. Ibig sabihin, godly ay meron kang godly character at meron kang godly conduct. Meron kang mabubuting gawa at magandang ugali. Ito ang mga godly people. Kaya nga, sa bunga, makikita mo kung sino ang mga nananampalataya na tinatawag na godly people o mga anak ng Diyos. Makikita mo ang karakter nila na kaaya-aya. Hallelujah. Sabi dito na, for we brought nothing into the world so that we can take nothing out of it. Tayo ay isinilang sa mundong ibabaw at tayo ay wala ring madadala dahil wala tayong dala nung tayo isilang, wala rin tayong madadala sa kabilang buhay. Kaya nga, sinasabi ng Diyos ay magtiwala ka sa akin dahil inihanda ko ang iyong mansion, ang iyong titiran na kung saan ay siksikliglig umaapaw ang mga pagpapalat kaligayahan mo sa lugar na iyon. Kaya nga, dapat tayo ay maging godly in character and godly in conduct. Sabi sa Isaiah 35:15, godly people speak what is true and right. Ito ang mga bunga, makikita mo sa godly people. Kung magsalita sila, ay katotohanan at may katwiran. Hindi baloktot na katwiran, kundi maka-Diyos na katwiran. Biblical, spiritual. Sabi, their word can be trusted. Kaya ang mga anak ng Diyos, magandang hinga ng payo. Huwag kang hihingi ng payo sa mga ang advice ay pansarili. Kundi yung mga taong nagsaliksik, nagme-meditate sa Word of God. Dahil ang ibibigay na payo sa iyo ay ang kagustuhan ng Diyos. They have the fruit of godliness. Meron silang mga bunga. Kaya nga makikita mo sa pamumuhay pa lang, sa kanilang bahay, mapapansin mo, masaya, tahimik, nagmamahalan, may joy sila sa kanilang buhay. Ang higit sa lahat, yung contentment. Meron silang contentment. Sabi dito na sa 1 Timothy 6:8, but if we have food and clothing, we will be content with this. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Masiyang ka na, makontento ka kung may kinakain ka at may dinadamit ka. Dahil kung may pagkain ka, magiging healthy ka. At kung may dinadamit ka, ay hindi ka giginawin. Maganda para sa iyong katawan. Subalit, ang sinasabi dito sa verse 9 ng 1 Timothy 6, but those who want to be rich, ang mga tao, laging gusto, kinakailangan masenso, yumaman, ala, mag-abroad, lahat. Maraming pamilya nasisira, nawawasak. Dahil sa paghahangad na yumaman, mahirap na kami ng pinanganak, mahirap pa kami ngayon, kinakailangan gumawa ako ng paraan. Nagsasakripisyo, kahit ang kanyang sarili ay sinasakripisyo niya.
But those who want to be rich fall into temptation. Maraming tukso. Gusto mo yumaman? Magnanakaw ka. Gusto mo yumaman? Magkukurap ka. Lahat ay gagawin mo para yumaman. Fall into temptation and are trapped. Natatrap ka na. Pagka ikaw ay natuksong magkurap, nandun ka na, natrap ka na. Trapped by many senseless and harmful desires. Hindi magandang desire sa buhay mo that plunges people into ruin and destruction. Ito ang kinasasapitan. Dahil nagkurap, ngayon nandun nakakulong. Dahil nagkurap, maraming tao nagalit, pinagrebeldihan siya, nasaktan, napatay. Ruin and destruction, death and destruction ng inaabot ng mga taong gusto ay sobra-sobra. May kinakain na, may dinadamit pa. Hindi pa masiyahan na ang Diyos nila ay buhay. Ang gusto pa nila ay yumaman ay yumaman. So ang end dito sa 1 Timothy 6:8 ay they plunge into ruin and destruction. Sila ay nawasak at tuluyang na-destroy. Kawawa mga tao. Kaya nga kung malaman natin ang salita ng Diyos, tayo ay maigaguide nito. Ito ang tamang guide para sa lahat ng tao. Hindi yung mga payo ng mga tao na ang gusto ay intent to gain. Kahit na magkaloko-loko ang buhay, sakripisyo ang pamilya, anak, hala, sige, they want to be rich. They fall into temptation. Ayan, ginagawa na nila ang lahat ng bagay na against sa Diyos. Hallelujah. Sabi dito sa 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all kinds of evil. And in their eagerness to be rich, rich na naman, kagustuhan nila yumaman. Hindi sila, wala silang contentment. Sinasabi ng Biblia, be content of what you have. Ano ba meron ka? Si Jesus. Si Jesus ang lahat sa buhay. Kung wala si Jesus sa iyo, kahit makamalbo ang buong kayamanan sa buong mundo, ang end mo ay death and destruction pa rin. Hallelujah. So, sabi dito, for the love of money is the root of all kinds of evil, and in their eagerness to be rich, some have wandered away from faith. Nawala na ang pananampalataya nila sa Panginoon Diyos. Dahil sa pera, kayamanan, mga property, at ang hinahangad nila ay maluklok pa sa mataas na pwesto. Ayaw pa ng vice president, gusto president, upang mahakot na ang lahat ng kayamanan. Hindi siya natuto na ang mga naunang president na nagkamal ng bilyong-bilyon, namatay, nagkasakit, namumroblema, nasisequester, nakakahiya sa tao. Ang dami nilang nakamit na ito tinatawag na ruin and destruction. Embarrassment. Death, ruin and destruction. Dapat natuto na, pero ang tao hindi. Ang gusto pa rin, mayaman na, magkamal pa. Paano magkakamal? Natrap sila sa temptation. Kinakailangan maging presidente na ako. Kasi nung mayor lang ako, billion lang eh. Kinakailangan kung maging presidente ko, akin na lahat. Trillion. Lahat sila ay susunod. Ipaplano ko ang lahat sa buhay ko. Ang hindi niya alam, sabi ng Panginoong Jesus at ng kanyang salita, papaano bukas kung kunin ko na ang iyong buhay, ang kaisa-isa mong kaluluwa. Pinanganak ka na wala kang dala, may madadala ka ba kung kunin na kita? At saan ka pupunta? Tatanggapin ba kita sa aking kaharian? Ikaw, nagani, mapagmahal sa mga bagay sa mundong ibabaw, itatapong ka sa dagat-dagatang apoy na kung saan walang hanggang kaparusahan ang iyong tatanggapin. Nakakatakot. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi natin malaman ang katotohanan dahil hindi tayo nagsasaliksik ng salita ng Diyos.